Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, brothers and sisters in Christ. Ako po ulit si Ilaw at welcome po sa isa na namang episode ng ating online Bible study dito po sa Life from the Light na tinatawag nating May Puwet Bang Diyos. So last week po, diniscuss po natin ang Torah. For today's episode naman po, tatalakayin po natin ang libro ng Genesis. Reminder lang po, brothers and sisters in Christ, ang buong Old Testament po ay originally written sa language na Hebreo or Hebrew. Yes, the original language of the whole Old Testament is Hebrew. And syempre, kasama po dyan ang Genesis. Ang Genesis po ay tinatawag na Bereshit. Okay? Pag tayo po ay nagpunta po sa land ng Israel or pag may nakasalamuha po tayong Hudyo, hindi po Genesis yung tawag nila sa unang-unang libro ng kanilang scripture, kundi po Bereshit. What is Bereshit? Bereshit is the Hebrew term for the phrase in the beginning. Yes, ganun lamang po kasimple yun. Bereshit means in the beginning. And the book of Genesis is divided into two sections. Una pong section is yung creation and expansion ng mga tao, okay, ng human race. At pangalawang section po is yung story po ni Abraham at ng kanyang mga descendants. So again, dalawa po ang section, creation and expansion ng human race and story po ni Abraham at ng kanyang mga descendants. We also have to put in mind na yung Genesis chapter 1 hanggang Genesis chapter 11 ay ano po, ay inspired by different creation flood stories ng Mesopotamian civilization or Mesopotamian literature. Kaya nga naman, lagi ko pong pinapaalala sa mga tao na babasahin po ang first 11 chapters po ng Genesis, dapat po hindi po ito i-take literally. So, wag din po nating isipin na yung nangyari po sa story of creation ay exactly na ganun kung paano ito nakasulat. Hindi po. Again, when we read the story of creation, when we read the first 11 chapters of Genesis, we have to read it with theological point of view. So, ano lang po bang gustong ituro sa atin ng creation story? Tatlong bagay lamang po. Una, ang Diyos ang gumawa ng lahat. Pangalawa, ginawa niya ang lahat sa pamamagitan ng kanyang salita. At pangatlo, tao po ang may kasalanan kung bakit nagkakanda gulo-gulo ang buong mundo. So, okay lang ba na maniwala tayo sa mga evolution theories, sa Big Bang theories? Yes, okay lang po na maniwala tayo sa mga theories na to at sa iba pang theories kung paano nagsimula ang sanlibutan, as long as we don't deny the fact that it is God who willed this happen or who willed this to happen or it is God na talagang ginusto na mangyari ito at ginawa ito sa pamamagitan ng kanyang salita. So again, okay lang kung maniwala sa ibang theories on how the universe began as long as you believe that it is God who made this happen and this happened through His Word. Now, question, dapat ba kagad sabihin natin ito sa mga bata? And the answer is, hindi po. Kasi importante po ang openness po ng utak at maturity. So, siyempre sa mga bata, hindi mo agad ituturo na, ay, hindi naman talaga exactly totoo yan. No, you don't say that. What you say is yung story mismo and the theology behind, yung mga aral na pwedeng mapulot doon at yung mga lessons na mapulot doon. Habang tumatanda po tayo, habang nagpo-progress ang ating mind, habang mas nagiging mature, habang mas nagiging open-minded, rakapit tayo, biro lang. Okay? Saka po natin ito, pwedeng sabihin ng dahan. So, ano bang isang purpose ng Genesis kung bakit ito isinulat? One purpose po of Genesis is inihahanda nito yung reader, pinaprepare po yung reader dun sa tinatawag nating Pentateuchal legislation. Okay, remember kasi po, diba, the whole of Pentateuch, the whole of Torah, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy ay mga batas po. So, the story of Genesis ay parang preparation po para po dun sa mga batas na yun, okay, dun sa Pentateuchal legislation na yun. At ano rin, at gusto rin sabihin kung paano nagsimula ang Diyos na isiwalat ang kanyang sarili, na i-reveal ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsisimula saan? Sa isang pamilya. Yung Genesis po ay pinapakita sa atin na God revealed Himself and He started with one family and how He used this one family, particularly the family of Abraham, to spread His existence to the world, to spread His love to the world, to spread Himself to the world. So again, brothers and sisters in Christ, ang Genesis po ay nandyan para po ihanda tayo dun sa Pentateuchal legislation na tinatawag at para ipakita rin po kung paano sinimula ng Diyos isiwalat ang kanyang sarili at isiniwalat niya po ito, sinimulan niya po ito sa pamamagitan o sa pagsisimula
sa isang pamilya, ang pamilya ni Abraham. And from this, okay, sinimulan niya ang storya ng ating kaligtasan. So yun lamang po, brothers and sisters in Christ. Remember to share this video para mas marami na po tayong makategize at ma-evangelize. God bless po sa inyong lahat. Happy weekend po. Stay safe po sa inyong lahat. Bye-bye.